Since merong registration si tape, pwedeng maging liable si TVJ ng trademark infringement. I'm hoping and I'm rooting for TVJ. Yeah, we're praying na makakuha na nila kung ano yung dapat sa kanila. Di ba, Rendon? Hello, Welly. I'm back. Back ka dyan. Yes. Sorry, I was busy from back-to-back parties. Mm. But anyway, so ngayon, I want to find out kung ano na ba, meron na bang balita, may makabuluhan na ba na nangyari after na, nung issue sa IPO kina TVJ. Ayon sa ano? Oo, meron na bang magandang balita? Kasi ano na rin yan, no? Mga ilang araw na rin, di ba? Mm-hmm. Mula nung binigay nga kay Joey De Leon, yung right dun sa Itbulaga. And kinancel naman itong sa tape, di ba? Mm-hmm. Yung trademark nila. So, actually, ang tanong ngayon ng mga tao, sino ba talaga yung dapat na gumamit ng word na Itbulaga? Kasi, sa ngayon, ginagamit pa rin ng tape sa show nila, sa Channel 7. Mm-hmm. So, ngayon, dapat ba nagamitin pa rin nila yon? Or dapat ba itigil na? Yun yung tanong ngayon ng mga tao. Sabi actually ng dyan, Scar, ng tape, gagamitin pa rin nila yung pangalan. Okay? Kasi i-aapila pa nila yan. Mm. Kaya lang, sabi ni ni Attorney Libayan, pinaliwanag niya yan eh. Si Attorney Libayan, vlogger to. Mm. So, sabi niya, kung halimbawa man na ipagpatuloy ng tape yung paggamit dito sa pangalan na Itbulaga, and later on, halimbawa, dun sa apila nila, di ba, nagdesisyon yung Supreme Court na final and executory na yan talaga ay para kay TVJ, magiging liable ngayon for damages itong tape. Mm-hmm. Yun yung mangyayari doon. Mm-hmm. Kaya lang ito yung bad news doon. Mm-hmm. Say for example naman, sila TVJ nag-decide na halimbawa na gagamitin nila to, di ba? Na Itbulaga na yung show nila. So dahil nga mayroon pang mga apela, ganun din kung halimbawa nagdesisyon ang Supreme Court na ito palang pangalan na Itbulaga ay kay tape, magiging liable ngayon sila TVJ sa daños. Mm-hmm. Kaya lang since merong registration si tape, pwedeng maging liable si TVJ ng trademark infringement. Mm-hmm. So, ito nung... And that is criminal. Yeah, criminal case na. Mm-hmm. Ang sakit nun kasi, di ba? Alam mo yun, tipong... Alam mo naman na ikaw yung gumawa. Tapos, later on, ma-decide siya na hindi naman siya sa'yo. Mm-hmm. Well, anyway, yun ang sabi niya, ni Attorney Libayan. Mm-hmm. Oo. So far, yan yung Yung balita. Okay. Siguro kasi yung napanood ko, yung interview with Attorney Buko, legal counsel of TVJ. Kasi I was saying that during the time that ito ay naka-pending pa, di ba, while Joey De Leon was applying for the trademark of Itbulaga. Syempre hindi nila ginamit yung Itbulaga na name, di ba? Yeah. Kasi out of respect. Mm-mm. Oo. And now that it's been given to them by IPO, parang they are kinda expecting na tape production will do the same. Courtesy, kumbaga do the same accord don't use the name Itbulaga while naka-pending siya. Oo. Pero kasi nga, di ba, hindi naman nila pwede ding gawin yon kasi once na ginawa nila yon, parang nag-concede na sila. They're accepting na hindi nga naman talaga sa kanila yon. Pero kasi di ba, Scar, kung titignan mo, actually, binigay yan ng IPO kay TVJ dahil dun sa may mga reasons kasi si TVJ, di ba? Mm-hmm. Kung bakit dapat ibigay sa kanila yon. Mm-hmm. And kinatigan yon ng IPO. Oo, kasi itong Itbulaga, sobrang tagal na, ilang dekada na to eh. Yeah, 44 years eh. Oh, they started way back pa, was it 1979 or something, And wala pa nga sila sa Channel 7 noon. They were in RPN 9 at that time. And they were already using the
the name It Bulaga at during the time. Uh-huh. So kung yun eh isa sa mga pagbabasihan mo, syempre isasabihin mo talaga na kina Tito Vic and Joey talaga yun. Yes. Kasi they're not under tape production yet at that time. Pangalawa, siguro yung pagbuo ng pangalan, ano? Kasi, syempre, yung pag-coin ng It Bulaga na, ano, galing kay Joey De Leon yan, while they were having, was it lunch or dinner, no? Over sa kitchen ni Tito Sen, na doon nag-come about yung, ano, yung name na It Bulaga. It, which means, you know, kasi it's a noontime show, so people are eating, and then, Bulaga is because, you know, it's a surprise for everyone, hindi ba? Yeah. Oo. So, kumbaga may history kung bakit nabuo yung pangalan na yon, which is sila alam nila eh, kumbaga alam nila yung ano yung history ng pangalan na yon, kung bakit nabuo yung pangalan na yon. Ikaw ang creator, you're going to protect whatever it is that you created, right? Yeah. Kasi why would you even ano let other people parang take the credit for yung ikaw mismo ang naggawa. Oh, hindi ba? Yeah, that's true. Kasi kahit ako man yan, syempre ipaglalaban ko yan. Di ba? Yeah. Parang ano yun eh. Di ba yung may mga nagsasabi nga eh na dapat ano, tigilan na yan. Parang ibigay na lang dun sa mga ano, sa mga bata na ito nga yung bagong ano grupo. Kaya lang kasi yung, kumbaga yung grupo ng tape, kaya lang hindi mo kasi maiintindihan yan eh kung hindi ikaw yung nandun sa sitwasyon na yung gawa mo, kinukuha sa'yo. Diba? They taking credit for something na hindi naman nila pinaghirapan. Yes. Oo. But you know what, Scar? Ako, diba, na-mention ko dun sa ano natin, sa video natin, yung una nating video about this, ako naniniwala talaga ako na mapupunta to sa, ano, sa Tito Vic and Joey. Kila Tito Vic and Joey. Alam mo, parang ang nangyayari dito ngayon, kasi very obvious eh, 'di ba? Na talaga naman sila. Oh, sila naman talaga. Oh, hindi mo maintindihan yung pinaglalaban ng tape actually, 'di ba? Yeah. Parang ang nangyayari nga diyan ngayon, yung kahiyaan na lang ba, yung parang pride na lang na hindi kailangan pagpatuloy natin 'to, gamitin natin 'to kasi nandito na tayo eh. Yeah. 'Di ba? I think yun, it's all about pride lang talaga. Gusto nilang they want to prove something. Yeah. Na ano, pero kasi ako hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi nung iba na ibigay na lang nga sa mas nakababata. Kasi parang ano naman ang learning niyan sa mga kabataan these days? Na ano, parang mag-aantay na lang kayo, natatanggapin ninyo kung ano man ang pinaghirapan ng mga mas nakakatanda sa inyo. Yes. Hindi ba? Parang ano naman ang ano nun? Anong pinaka redeeming ano nun? Redeeming factor para sa inyo bilang mga kabataan. Di ba? Na wala man lang kayong naging invention, wala kayong naging partisipasyon, pero eto kayo, tatanggapin ninyo ng maluwag sa inyo. Di ba? Yeah. Ang pinaghirapan ng iba, pinaghirapan ng kapwa nyo. Hindi magandang ano ehemplo yan. Yes. Alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi mo dun sa yung video natin, yung una nating video. Sabi mo dun, actually, it's not really about na lang na yung sa rules, yung sa law, but it's about respect. It's about respect. Di ba? Na parang ibigay ng tape dito sa ano sa TVJ. Which, hindi nila binibigay. Hindi nila binibigay. Kasi nga, meron silang gustong i-prove. Napapairing na lang ako eh. Yeah. Pero alam mo, speaking of respect, ito na naman si Rendon. Ano na naman ang ginawa ay, ni Rendon? Si Kuya Rendon. Alam mo, hindi ko maubos maisip kung anong-ano nito ni Rendon. Eh. Kasi parang, alam mo yon, meron siyang pinost sa Facebook niya. Uh-huh. Eh parang, feeling ko, alam mo yon, nagising siya isang umaga, ano kayang ipopost ko na pag-uusapan? Kasi pinost siya eh. Kasi lagi kung, naman siya may ganun eh, di ba? Yung kada pagising niya sa umaga, meron siya ano. Meron siya mga halash. So, ito yung sinabi niya. Nakuha ko to sa ano eh. Napanood ko actually sa vlog ni Batang Maynila Toits. Isa rin tong ano eh, kilalang vlogger sa dito, yung parang nagde-defend din sa TVJ. So sabi niya, actually si Joey De Leon kasi may binitawan siyang salita na sabi nga dito, well, I don't expect respect from res fake. Yon.
sumagot ang lolo mo. Sabi niya, basa. Si Rendon. Oo, basa. Dapat kayong matatanda ang magsilbing magandang halimbawa. Sayang naman yung nabuo ninyo. Icon pa naman kayo. Tapos may panay ganyan tayo. Magkahiyaan na lang, Boss Joey. Diba? Alam mo, he doesn't know what he's talking about. Alam mo to si Rendon nung bata ito. Malamang to ano eh. Ang naipakain ng magulang dito, Bakit? Walang sustansya eh. Ay, wag kang ganyan. Mayroon ding mga panahon na nag-am din ako. Walang sustansya yung utak. Oo, kasi diba, the mere fact na sinasabi mo na kayong mga matatanda, mag-set kayo ng magandang example. Yes. That's exactly what they're doing. Yeah. Diba? Mm-hmm. That's the reason why they're fighting over this. Yes. Because they want to set an example for the rest of the people, Paul, na pag kayo, meron kayong invention, yeah, meron kayong creation, dapat ipaglaban ninyo, hindi yes. nyo papayagan na maagaw yun sa inyo ng iba. Yeah. Oo. Ano ba naman tong si Rendon? Papampam palagi. Eh, alam mo, dapat yung ano niya, yung mga ginagawa niyang yan, ipa-trademark niya sa IPO. Oo, nag-iisa siya eh. Alam mo, hindi niya nakailangang ano yan, ipa-copyright yan. Kasi wala namang may bala kumuha niyan. Ha? Hindi, nag-iisang nilalang lang siya. Hindi, baka kumalat eh. Alam mo naman, alam mo yung medyo yung katangahan, ano yan eh, di ba? Contagious yan. Grabe, buo katangahan. Ha? Katangahan. Kasi give me a better word for it. De, actually, katangahan nga. Kasi may ginawa yan eh. Kung naaalala mo, di ba? Yung pinasok oh, yes. nila yung ano, oh, live na yeah. tawag dito. Nilabas niya yung mukha yeah, ng mga yeah, tao. Yeah, yeah. Oh, oh. Grabe. Pero alam mo, para magsalita siya ng ganyan, alam mo, wag na nga nating pag-usapan yung achievements nitong tatlo eh. Mm. Wag na nating ano yan. Set aside na natin yan. Mm-hmm. Yung age na lang. Ah, the age. Di ba? Sana yun na lang irespeto niya. Eh mga lolo niya na siguro, lolo niya na tong mga to eh, di ba? Para magsalita ka ng mga ganyan, tapos wala pang basis. Mm-mm. He doesn't know what he's talking about talaga, Scar. Ito siguro si Rendon lately, no? Napaparami ang inom ng whey protein. Oh, kaya lumalaki yung katawan. Oo, kaya nang pagdating yung katawan niya, lumiliit yung utak niya. Pea size na lang, o gaganyang kaliit, o. Oh. Alam mo, pareho kayo ng opinion dyan ni, ano, ni Batang Maynila to. It's, oh, bakit? Yan yung sinabi niya. Exactly, hindi ko na uulitin yung sinabi mo. Eh kasi ganun daw talaga, di ba? Pag may lumalaki, dapat may lumiliit. Uy, baka saan mapunta to, ha? May SPG tayo rito. Hindi, ang pinag-uusapan natin dito yung utak. Ay, utak ba? Ano yung natutunaw? Oo, gaano na lang eh. Ano ba yung ano, P? Ano ba yun yung sa ano, yung sa dingdong, di ba? May ano, may mani. Greenpeace. O yung Greenpeace. Uy, bigyan mo naman ng ano, dignidad yung Greenpeace. Bakit? Hindi, joke lang. Mawawalan kung ikukumpara mo sa utak niya. Mawawalan ng ano, dignidad yung dingdong. Pea size na lang eh. Kasi hindi ko kasi alam talaga kung ano yung mga hanas niya, yung mga yeah. ano yung pinaglalaban niya. Tsaka kasi para naman makisaw-saw pa siya doon. Ano ba siya? Kiko man. Ang hiling niya makisaw-saw eh. Saw-saw. Ano, so ano na, may bago ng pangalan, ano? Sino? Si Rendon? Kiko man? Kiko man. The Kiko man of the Philippines. Rendon. Ewan lang. Ay, naku. Ayun, sana nga, no, Scar, talagang mabigay na, di ba? Sa nararapat yung pangalan na Itbulaga. I'm excited, actually, for Tito Vic and Joey. Because yeah. definitely, they will get that. I think so, too. Kasi nga, di ba, parang institusyon na yan. Ever since, mga bata pa tayo, talaga nandyan na yung Itbulaga. Nakailang dekada ba sila para mo sabihin na sila ay hindi karapat-dapat para sa kanila yung sa pangalan na yon. Oo. I think they've already proven themselves yeah. that they are worthy of that name. Kaya kasi sila yan eh. Kumbaga, Itbulaga is TVJ and TVJ is Itbulaga. Correct. Yes. Diba? Yeah, but you know, you have to undergo nga yung due process. Yeah. Eh, parte yan eh, di ba? Which is sad kasi nga hindi mo naman naman talaga kailangan mag-undergo na nun. Uh-uh. If ibabase mo lang sa ano, sa moral ng tao, hindi ba, ng yes. principle, ano, hindi ba? Mm-hmm. Kaya lang kasi syempre, iba ang ano, takbo ng utak ng mga taong may pera.
Kasi 'di ba, iniisip nila na kaya yung ano, kaya ilaban. Yung solusyonan at kaya yung ilaban dahil may pera. Kaya yung i-twist. Mm. Yeah. Like anyway, whatever it is, I'm hoping and I'm rooting mm-hmm. for TVJ. Yeah, we're praying mm-hmm. makuha na nila kung ano yung dapat sa mm-hmm. kanila. Mm-hmm. 'Di ba, Rendon? Kayo po. Cheers, Rendon. So kayo po, ano po ba sa tingin niyo? Ano po ang ano niyo? Ito po ba ay mapupunta sa TVJ? Yes. O ay mapupunta sa tape. Ayan. Mm. Rendon, sagot. Kayo po sumagot, Rendon. Ayun. So yun lang, no. Uh-huh. Mm. We'll just wait for yes. the result. Uh-huh. Yeah. So yun lang po. Bye. Bye.